talaga. Oo, iha. Parang hindi ako makapaniwala dahil si Sean, sexy-sexy kayo po. Yung bill-bill nyo, andito na, oh. Ay, hindi yan, dill-dill. Ano ho yan? Food! Ay, naku po. Eh, si Lord, oh, si Lord, batiin nyo. Ay, iha. Ang gato-gato na, iha. Baka gusto nang i-demonstrate natin yung sex education. Okay lang, okay lang. Ayaw na. Okay lang, okay lang. Okay lang ako. Hindi, tsaka Lola, hindi mo pwedeng ka-sex education nyo si Lord. Batang-bata ho siya para sa inyo. May kasabihan po. Lola naman, akin na yan eh. Tsaka hindi lang yun, Sean. May kasabihan, Lola, making love to a younger man is fatal. Ano yun? Nakamamatay. Nakananatay. Ay, Lord, huwag ka nag-alala. Italiliting kita. Lola, ano yung top size ninyo? A secret. Eh, Lola, ano bang dahilan at dito kayo sa pool ngayon? Ay, ako, ihay, may kikwento. Ano pong kwento nyo? So, in other words, storyteller kayo? Yes. Kilala mo to si Lola Basyang. Lola Basyang, opo. Eh, katong itch ko yun. Sige, umpisaan nyo ng kwento nyo. Tungkol saan to? Ito ang kwento ng isang reyna na sugata siya katangyarihan. Sige po, game. A long, long time ago, in a galaxy far, far away. Parang Star Wars. Ha? Parang Star Wars. Marunong ka ta sa akin. Gusto mo ikaw na nakwento. Hindi po, sige, tuloy nyo. May isang reyna. Ano pong pangalan? Armida. Armida said yung reyna. Hindi, reyna, Armida lang. Kanina ka ta shoutout ng shoutout, iho. O, sige, tuloy nyo na. Siya isang reyna at ayaw na ng mga tao sa kanya. Pero gusto niya ta rin naging reyna. So, ano pong nangyari? Eh, tinayuhan siya ng kanyang nakatagtag payo. Ano pong pinayo? Bakit hindi ka na lang naging isang kongresista? Teka. Ito ho ay galaxy far, far away, ha? Oo. Anong pangalan ng galaxy? Talakan niya. Ano pong nangyari? Eh, ang nangyari, iho. Eh, naging ano na lang siya, punong bayan. Punong bayan. Tapos ayaw na rin sa kanya as punong bayan. Ayaw na rin. Anong nangyari? Naging tunong darangay. Pababa ng pababa. Tapos anong nangyari? Naging tunong kahoy. Eh, hindi ho. Anong nangyari? Naging ano na lang siya, La Bandera. La Bandera? Oo. Gloria, Gloria, La Bandera. Pero ang gamit ho niya, washing machine. Hindi. Ano ho? Ikos machine. O sige po, Lola, medyo nalilito ako sa kwento niyo. Hanggang dyan po muna ang ating talakayan. Itutuloy po natin sa Thursday, alright? Good day, iho. Good day, Lola. Bye. Susunod na mga balita sa ibang bansa. Guatemala at maging ilang mga bansa sa Central America sinalanta ng matinding pagbaha. At tampok sa Australia, mga superhero costumes binida para magkamit ng bagong world record. Abangan din ang mga showbiz intriga ni Chonky Ben. Apat na minuto bago mag-ikapito ng umaga, maayong buntag sa Pulero at sa Pulera. Kamustahin po natin ang mga pangyayari sa labas na bansa. Simulan po natin sa China. 17 bangkay na recover sa sumabog na minahan sa probinsya ng Hunan. Isinisi ang pagsabog sa mga nakaimbak na explosives dahil lang para kumalat ang toxic gas sa loob na minahan. Isa ang maswerteng nakaligtas sa aksidente. Sasailalim pa sa investigasyon ang naturang pagsabog. Ang China po ang isa sa mga tinuturing na may pinakamaraming delikado minahan sa buong mundo. Sa Latin America naman, hindi bababa sa 70 tao ang kumpirmadong nasawi sa matinding pagbaha dala ng Tropical Storm Agatha sa Amatilan, Guatemala. Hinatay ang mahigit 70,000 ang naapektuhan sa kalamidad. Kasamang naapektuhan, ang malaking bagay ng plantasyon ng mga kape doon ang isa sa mga pangunahing produkto ng bansa dahil sa pagtaas ng tubig na wash out ang isang tulay sa siyudad de Guatemala. Kasalukuyang inaayos sa mga bumalanderang posting tinamaan ng landslide para maibalik ang supply ng kuryente. Nagbabala rin ang otoridad na maaring makadagdag sa pagtaas ng tubig ang tuloy-tuloy na pag-alboruto ng bulkan doon. Bumura kasi sa mga drainage ang abo mula dito. Kasama rin hinagupit ni Agatha ang bansang El Salvador kung saan mahigit sa 10 ang nasawi dahil sa landslide. Hindi lang Guatemala ang nakakaranas ng masamang panahon,
pati po ang Southern New South Wales ng Australia ay binayo rin ng bagyo. Tumaas ang alon sa mga baybayin ng hilagang bahagi ng bansa. Marami po ang nawalan ng tahanan. Nawala ang supply ng kuryente sa mahigit 3,000 kabahayan dahil sa lakas ng hangin na sumira po sa linya ng kuryente. Pero di pinansin ng mga taga-Sydney Business District ang bagyo. Busy pa rin sila sa pagtatrabaho sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Nag-set na doon ang New South Wales ng 430 hotlines para sa anumang tulong. Tumako naman tayo sa Amerika. Hindi naging hadlang sa mga taga-Louisiana ang matinding problemang pinagdaraanan ng kanilang yamang tubig para sa pagdiriwang ng taunang Plaquemines Parish Seafood Festival. Pansamantalang napalitan ng sayawan at inuman ang pamamroblema nila sa oil spill. Naghanda ang mga local restaurants doon ng mga Louisiana dishes gaya ng grilled oysters, seafood baked potatoes, and steamed shrimp. Masaya man, hindi pa rin maalis sa mga tao ang pangambang dulot ng oil spill. Matapos pumalya ang top kill na pigilan ang pagtaas ng langis mula sa lumubog na oil rig. 5,000 taong dumalo sa pagdiriwang na tumagal ng 3 araw. Sa Europa naman, masayang pinagdiriwang sa Frankfurt, Germany ang Dragon Boat Festival. Dinaluhan ito ng mga manonood at syempre ng mga boat racers. 20 taong karga ng bawat Dragon Boat. Enjoy naman ang mga kalahok at naging parte sila ng festival. Ang Dragon Boat Racing ay sikat dati sa Southeast Asian countries. Kasalukuyang pinagtatrabahuhan ng International Dragon Boat Federation ang larong ito na mapasama sa Olympics. Ito na ang mga pang-world record. Nagtipon-tipon ang maraming taga-Australia sa Melbourne para magtala ng bagong record bilang pinakamaraming taong nagsuot ng superhero costume sa iisang lugar. Naging makulay ang pagdiriwang dahil sa iba't ibang costumes na gusto nilang kopyahin. Nagmukhang tagapagtanggol ang mga ito. Andyan sina Batman, Wonder Woman at Spider-Man. Hindi alintana ang mga lamig ng panahon para i-display ang mga favorite superhero costume nila. Mapabata o matanda, join sa parada kaya walang kahirap-hirap na nagsungkit ng ang Australia ng bagong world record. 1,245 ang nakilahok na mas marami kaysa sa dating record ng United Kingdom na 1,091 participants lamang. We did it, Mabel! Sapulera, ay direk, alam ba? Yung palang napakaganda natin si Shai Villanueva na FD, may asawa na. At ang asawa pala itong si Gino Villanueva, nagbe-birthday. Kabata-bata mo pa yung nag-asawa ka na eh. O sige. Saan? Talaga? Kabataan nga naman. 38 na yan, nagpapanggap lang yan. Ha? Mga sapulera at mga sapulera, si John Lloyd Cruz at si Ina Magdayaw na booking sa pictures. Hello. Mismo, kumalat ka makailan ng picture na magka-join sa isang bicycle store sina John Lloyd Cruz at siya ina magdayaw. Kumalat again, ang next pic ng dalawa, kuha naman sa isang showbiz party. Ang sweet ni Lloydy Babes habang nakakabay sa shipatid ni Vina Morales. Kaya explain to the max na lang ang most bankable actor in the land today. Say ni Lloydy, ibang level na ang relationship nila but it's not yet what we think it is, kumbaga. More than a friend, but not yet a girlfriend. Ang drama niya kay Shaina. Eh, ano nga ba? Is Flo ang aktor? May right time para aminin ang mga dapat aminin. Himala, ah. For the first time, may promise na siya na aamin sa tamang panahon. In the meantime, sige, pumayo kayo at magpakalihim. Blind item! Embarrassment! I-test ang nuggets ng isang sexy star dahil force to the max siya na paiyakin sa isang scene sa movie pero imburo si Direk dahil wala naman lumalabas ng tears. Ano ang solusyon? Para lumuha siya, may isa pang aktres. Nagpa-wait kay Direk ng 1.5 hours para siya makaluha. Wa rin tears. Ano ang solusyon niya para lumuha? Kuwela ang kwentong ito mamaya na nang ibubukay niya kung sinik sila.